963 kilohertz. Sumisika Sabo Ongzamwanga. Sunshine Radio DXCL 1098 kilohertz. Sumisika Sakagayan de Oro City. Sunshine Radio DXRE 837 kilohertz. Sumisika sa General Santos City. Sunshine Radio DXRO 945 kilohertz. Sumisika sa buong Cotabato. Sunshine Radio DXRB 873 kilohertz. Sumisika sa lungsod ng Butuan. Sunshine Radio DXBL 801 kilohertz. Sumisika sa Bisliq, Surigao del Sur. Sunshine Radio DXRD 711 kilohertz. Sumisika sa buong lungsod ng Davao. Sunshine Radio, nagbibigay linaw sa mahahalagang isyu ng bayan. Kinakalap ang mga balitang kailangan ninyong malaman, ang inyong liwanag at tanglaw sa buong kapuluan. Matindi ba sa sikat ng araw? Sunshine Radio, ang radyong sumisika, ang radyong sumisika, ang radyong sumisika sa gitna ng lahat. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine, Sunshine Radio. Tunay at makabuluhang impormasyon, masinsinang talakayan, mapangahas na pagbubunyag. Ito na si Mr. For Your Information, Willie Espiritu. Willie Espiritu. Para sa inyong kaalaman. For Your Information dito sa DZAR Sunshine Radio. At ngayon, narito ang ating program host. Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat. At ito na po ang Superman ng bayan. Ang tagapagtanggol ng mamamayan. Kamukhang-kamukha ni Richard Gomez. Willie Espiritu po ng inyong palatuntunan. FYI! For your information. At kahit na medyo mabalam ang trapiko sa kahabaan ng EDSA, tayo po ay humabol at tayo po ay magsisilbi sa loob ng isang oras. At habang inaantabayanan natin ang OFW Family Partylist Representative, none other than the handsome congressman ng OFW, Roy B. Senieres. Samahan po ninyo ako at inaantabayanan ko. MMDA, nananawagan po ang FYI. At medyo iklaro po ninyo ang EDSA. At tumahabol po ang tigapagtanggol ng OFW, Roy Senieres, at natatrapik dyan sa kahabaan ng EDSA. Hindi ko lang malaman kung saan parte. Ano ho? Pero pagdating dyan sa bandang anong tawag mo dyan? Makati. At malapit-lapit na dito. Maluwag-luwag dahil ang DCAR 1026 sa inyong talapihitan ay katabi lamang ng MMDA. Kaya Chairman na Tolentino, pakiklaro lang yung trapiko mula dyan sa EDSA Pasay, ha, hanggang makalakpas niyang tulay ng may Magallanes patungong Makati. Pakiklaro po ninyo, ha, para saktong alas 9:15 matalakay namin ni Congressman Roy Senieres. Ito ang problema ng ating mga recruitment license agencies at ng ating mga overseas Filipino workers. Alam po ninyo, very complicated, ha, ang problema ng mga job providers. Pag sinabing job providers, ito po yung mga nagbibigay ng trabaho sa ating mga OFW, Overseas Filipino Workers. Ewan ko nga ba bakit medyo
sobrang paghihigpit ng Department of Labor at ng Philippine Overseas Employment Administration dito sa kagabay ng ating pamalaan na tinatawag na recruitment itong license recruitment agencies, sa pinaiksing tawag ay LRA, na siyang job providers ng ating mga overseas Filipino workers. Yan po ang mainit na papaksain natin ngayong araw ng Sabado dito po sa FYI. To inform the public what is the real problem of our overseas Filipino workers, the licensed recruitment agencies, para po dito sa Department of Labor and Philippine Overseas Employment Administration. Bueno, dyan po sa barangay 764, barangay 764, zone 83, ang maglalaban dyan si Chairman Chito Uy at si Michael Aguilar. Inaasahan natin na sana yung mananalo dyan may the best man win. May the best man win? Oo, magaling din yan si Chairman Chito Uy. Magaling din naman tong si Chairman Michael Aguilar. Pero ang kandidato ko dyan, si Kagawad Louis Amboy Mercado. Huwag niyong kakalimutan yan, ha? Kagawad Louis Amboy Mercado. Ang hindi bumoto, hindi pogi, at hindi maganda. Bueno, dyan naman sa barangay, anong barangay ito? Barangay 828, barangay 828, zone 89. Dyan sa may Samora, dyan sa may dulo, barangay 828, zone 89. Yung pinsang kong gwapong-gwapo, Balbasarado. Leonard Espiritu, Leonard Espiritu. Para Kagawad, kita na ninyo, endorser pa. Pag sinabi kong mahusay yan, siguraduhin ninyo, isulat nyo yan sa balota. Kagawad Leonardo Espiritu, barangay 829, zone 89. Anong sabi ko, yung dulo, anong pangalan, yung lugar, pagka pumasok ka doon sa Plaza de la Virgen, dare-derecho, doon yung sa dulo na yun, yun yung barangay 829, 828, zone 89. At meron pong nirereklamo sa atin, Ito daw pong, barangay 805, barangay 805, zone 87. Ang maglalaban daw dyan yung si Indaya, Ginong Indaya versus Dimaano. Comelec, pakibantayan nga ho ninyo, dyan yan sa San Andres Bukid malapit sa Daguni Market. Meron daw 50 flying voters na nakahanda dyan na lulusob sa Lunes. Kaya sana po mabantayan ng yung mga flying voters, dapat din talaga pinapayagan yan, no? Barangay 805, zone 87. Yan ang isa sa mga tinataniman ng flying voters. At barangay yung barangay dyan sa Ermita, yung walang kalaban na chairman si Noli Mendoza, yung pinakawalang yang walang yung Noli Mendoza, naku Diyos Marosep, ang dami rin yung flying voters. Diyos Marosep, sana napaaga si Ambassador, dahil gusto ko sanang magtalo kami nito tungkol dito sa anong pagkakaiba ng PIDAP tsaka ng DAP. Dahil sabi ni Attorney Ray Bagaching, yung PIDAP tsaka DAP, isa lang ang kahulugan yan. Hold up! Pero ako favorable ako doon sa
at least 50% dapat aprubahan naman yung PDAP, ano ho. Dahil saan naman kukuha ng pera yung mga congressman na ipantutustos doon sa mga kailangan ng kanilang mga constituents? Lalo-lalo na ho yung mga baguhan na mga congressman na nanalo ngayon. Ibig ba sabihin ninyo, nanalo yung mga baguhan katulad nila Roy Senieres, ha? Nila Rico Heron. Ano ho? Eh, kinakailangan, wala na rin silang PDAP. Eh, Diyos Mariosep, hindi naman tama yata yun. Yung mga bagong congressman, wala pang kabahid-bahid na kasalanan yan eh. Eh, pagka wala pang kabahid-bahid na kasalanan, ha? Eh, dapat naman intindihin. Ibig bagan sabihin, lahat ng mga congressman magnanakaw. Lahat ng senador magnanakaw. E paano si Benigno Aquino na senador? Magnanakaw na rin ba yan? Tsaka yung bagong Angara? Oh, yun ang sinasabi ko. Yung Binay, bago yan ah, na senador. Oh, wala namang kasalanan yan eh. Bakit naman merong daga sa isang bahay para mahuli at mapatay eh, kailangan sunugin ang buong bahay? Oh my goodness. Nagiging makasalanan tayo. Ha? Eh, dapat ano eh, dapat tayong mga anti-PDAP, ah, mag-ano naman kayo, mag-review-review naman kayo. Hindi naman karakaraka na, alam mo ninyo, ang kinakatakot ko, baka mangyari dito, yung kagaya na nangyari sa recruitment industry. Ha? Naglabas ng Republic Act 8042. Ha? Because nung panahon ni Marcos, panahon ni Cory, ha, marami pang panahon, nakita nila yung abusive powers ng POEA. Pagkatapos niyan, ano nangyari? Oh, later on, they found out that ang yung abusive power na yun eh, hanggang ngayon eh, inaabuso. Diba? Kinakailangan, huwag mangyayari yung bigla-bigla tayo nagdi-desisyon. Pagka nagdesisyon tayo, tapos mali yung ating desisyon, mali na agad. Hindi ba? Ngayon, kung pinag-aralan natin, dapat ba talagang tanggalin yung PDAP na yan? Paano yung hindi magnanakaw? Paano yung talagang tumutulong sa kanyang constituent? Paano... Alam mo ninyo bakit ako gusto ko may matira dyan, may mapakinabangan din mga congressman. Kasi ilang bilyon ba ang budget ng ano ng Department of Health? Ha? Ilang bilyon ba? Ha? Ang budget ng Department of Education? Ilang bilyon ba ang budget ng Department of Agriculture? Bilyon-bilyon 'yan mga kaibigan, pero walang pambili ng libro. Walang, nung panahon namin nung sumisibol pa ako, nung panahon namin, panahon ni Marcos, ha, elementary ka, nasa public school ka, meron kang libreng Klim, ha, meron kang libreng Quaker Oats, meron kang libreng Nutriban, ha, magkano ang budget ng Pilipinas that time? Kakapiranggot lamang, nakapagtayo pa ng Cultural Center, nakapagtayo pa ng House of Congress. Ang daming na itayo. Magkano budget ng Pilipinas niyan? Naglalawa ang pagkain, ang bigas, lahat. Bakit ngayon eh? Bilyon-bilyon. Hindi natin hindi, Diyos Mariosep, binigay ninyo lahat yan sa department? Nako, Diyos Mariosep, maniwala ka. Nakakaawa yung congressman na gustong tumulong sa kanilang mga constituent. Yan ho ang sinasabi ko. Hindi lahat ng bagay ang pagdudugat, pagdududa natin dudan na. Pagka nagkakamali tayo, paano pa? Katulad nun, tinanggal si Erap Estrada bilang Pangulo ng Pilipinas. Nung bandang uli, sino humingi ng paumanhin kay Erap? Yung dating Pangulong Corazon Aquino. Nagkamali siya.
doon sa kanyang pagsasapantaha na maraming pagkakamali ang dating Pangulong Erap. The damage was already there. The damage was already done. Oh my goodness. Oh, yan ba ang gusto natin? Ngayon, antay-antay pidap tayong lahat. Ako antay-dap, pero hindi ako antay-pidap. But, kailangan may transparency. Diba? Dapat ganun. Oh, para hindi ako magalit at tatalakayin ko na itong problema ng ating mga OFWs at ang mga licensed recruitment agencies, tayo po'y magpapakilala muna ng ating himpilan. DZAR 1026 Sunshine Radio, kapartner mo sa bandita at serbisyo. Gusto mo bang matuto para magkatrabaho? Sa GIS Institute, siguradong matututo ka na makapagtatrabaho ka pa. Sa GIS Institute, may ready for work training. Dito, ang mag-aaral ay tinuturuan ng tama at sapat na kasanayan o employable skill. Tapos ay tinutulungang magkatrabaho. GIS Institute, nasa San Marcelino, Zambales. Mahuhusay ang mga instructor. Maayos at malilinis ang silid-aralan. Kompleto pa at moderno ang mga gamit sa pag-aaral. GIS Institute, learning at training mo, sigurado. Kinabukasan mo, aprobado. Muli nating balikan si Willie Espiritu sa programang For Your Information. Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Visayas, Mindanao, Willie Espiritu po ng inyong palatuntunan, FYI. At alam mo ninyo, meron hong nilabas na press release ang Department of Labor. At ang teaser po, ang nilalaman ay ito. A timely reminder to the elite 52 and other agencies deploying household service workers to Hong Kong. Excessive collection of processing fees and documentation expense is an act of illegal recruitment. Yan yung sinasabi doon sa teaser. Ano? Now, the title is Steeper Penalties Now Awaits Illegal Recruiters. Ito po ay dated October 11 nung ipamudmod ng Department of Labor. The press release contained ito ho yung title, Steeper Penalties Now Awaits Illegal Recruiters. Illegal recruiters can now face up to 20 years in prison following the amendment in some provisions of the Republic Act 8042 or the Migrant Workers Act, the Department of Labor and Employment announced Friday, October 11. Ano? Ulitin natin yung sinabi, no? The amendment in some provisions of the Republic Act. Aside from the increasing the jail terms from 12 years to 20 years, the amendment also increased the civil liability of the illegal recruiters from 500,000 to 2 million ang ayon sa DOLE. The express provisions of the Republic Act 10022 amended Republic Act 8042 articulating the new penalties from acts of illegal recruitment provided specific sanctions for such violation which are steeper both in civil and criminal liabilities aspect. And at the same time, illegal recruitment violation carries the penalties of the imprisonment of up to 20 years and civil liability of up to 2 million in fines. So, ibig sabihin, dito daw po sa inamendahang Republic Act 8042 na ngayon ay Republic Act 10022, ay magkakaroon na ng kasong civil liability ang isang recruitment at magpa-fine ito ng 2 million at may pagkakakulong ng 12 hanggang 20 taon.
And at ito pa yung in addition of the press release, the Philippine Overseas Employment Administration POEA, which regulates overseas recruitment activities, is tasked to enforce the anti-illegal recruitment provisions. And the stiffer penalties are intended to curb illegal activities relating to recruitment and placement of workers who describe illegal recruitment as perennial problem in the country. So sabi nila perennial problem daw itong recruitment problem. And ito yung pananakot. We need to sow fear in the heart of the violators that they face heavy penalties for their illegal activities ayon sa DOLE. Among the persistent illegal recruitment violations were cases of misrepresentation. Ito daw po magiging mga pagkakasala ng ating mga recruitment agencies. Ano ho? Misrepresentation, violation of employment contracts, violation of contractual obligations to employees, excessive collections of processing fees and documentation expenses and unauthorized operation of recruitment and placement agencies. Alam mo ninyo, when I read this press releases or press release by coming from the Department of Labor, ang dating sa akin ito medyo complicated ang announcement. Ano ho? Dahil doon sa paragraph 5 ng press release, sinasabi the Philippine Overseas Employment Administration, POEA, which regulate overseas recruitment agencies, is tasked, pakinota ho ninyo yan, tasked to enforce the anti-illegal recruitment provision. Para ho sa akin, medyo meron dating na abuse of power ang POEA dito dahil hindi naman naamendahan ang Migrant Workers Act 8042 Section 14. Ayan, Section 14. At ito ang lumalabas na original POEA function. Ayon ho sa section, ito naman, hindi na press release to dahil kinamakama ko ito Ayon naman do sa Republic Act 8042 Section 18, Section 14. Ang sinasabi dito, travel advisory, information dissemination. Yan ang title, travel advisory, information dissemination. Yan ang role ng POEA. To give utmost priority to the establishment or programs and services to prevent illegal recruitment, fraud and exploitation or abuse of Filipino migrant workers, all embassies and consular offices through the Philippine Overseas Employment Administration POA shall issue a travel advisory to the trabaho ng POA shall issue a travel advisory or disseminate information on labor and employment condition, migration realities and other facts and adherence of particular countries to international standard on human and workers right, which will adequately prepare individuals into making informed and intelligent decision about overseas employment, such as advisory or information shall be published in a newspaper of general circulation at least 3 times every quarter. Maliwanag yung sinasabi ng batas. That is Section 14. Gusto ko nga sana itanong to doon sa inihintay natin bisita, no, si Congressman Senyeres. Ang sinasabi naman sa Migrant Workers Act 8042, Section 23, ito maliwanag. Ito ha, pakitake note ng mga nakikinig, lalo-lalo na yung mga overseas Philippine workers at ng mga recruiter. Ang sinasabi po doon sa Section 23, paragraph B1, to read as, Philippine Overseas Employment Administration subject to the regulation and phase out as provided under section 29 and 30. Kita na ninyo. Pine-phase out na nga at doon na sila sa ibang trabaho na nilalagay. At sinasabi din dito, herein the administration
administration shall regulate private sector participation in the recruitment and overseas placement of workers by setting up a license registration system. So, pinapagawa sila ng ano nung kung paano mapapalawak yung participation in regards to recruitment and overseas placement. Maliwanag ho yan. It shall also formulate and implement in coordination with the appropriate entities concerned when necessary employment of Filipino workers, taking into consideration their welfare and domestic manpower. Ayan. Eh, maliwanag ho na itong Migrant Workers Act, dahil maliwanag, di ba, yung Section 29 and 30, sinasabi, subject to the regulation and phase out ang other functions of POEA. Minagic focus to, ano ho, at ginawa ng paraan na itong Migrant Workers Act 8042, Section 23, Paragraph B1, dahil nakatala doon yung subject to the regulation and phase out ng maraming power ng and functions ng POEA doon sa under 29 and 30 at nanililimitahan yung ginagalawan ng POEA, inamendahan ho ito. Ano ho? Inamendahan. Mabigat ho 'yan eh, yung ganyang ano. Ang kine-question ko dito, sabi ko, alam ho ng lahat ng license recruitment agency 'yan. Ha? Alam ho lahat ng license recruitment agency 'yan. Ah, kine-question ko yung pag-amend ng Migrant Workers Act 8042. Sabi ko, paano yung i-amend ang Migrant Workers Act 8042? When the law was not yet tested. Ano? Alam mo ninyo, hindi ako abogado eh. Pero, pag nagbabasa ka ng libro, nagbabasa ka ng dyaryo, nanonood ka ng news, nakikinig ka ng mga balita, magkakaroon ka ng sapat na nakakayanan para maintindihan mo ang tapat na batas. Ngayon, paano mong aamendahan ang isang batas kung ang batas ay hindi pa nasusubukan? Ha? Ngayon, lahat naman ng prerogative nandiyan sa DOLET sa POEA na pwede nilang kasapakatin ang Kongreso at Senado. Ha? Kasi to amend a law, I believe, ha, na naniniwala ko na bago mo maamendahan ang isang batas, kung ang batas na sinasabi inakitaan ng depektibo. Halimbawa, sinubukan mong i-implement and you find out that law is defective. That is the only time Congress and Senate will act to amend the law. Eh, for God's sake, hindi ko magwari, paano nagawa nila na kumbinsihin ang Senate and Congress to amend this Section 23, Paragraph B1. Ginawa na nila to ng B2, B3, B4. Oh my goodness. Ha? Eh pagka ganitong kaya nagkakawindang ang bansa eh, hindi pa nasusubukan yung batas, pagka hindi favorable sa gobyerno, patay kang bata ka, aamendahan. Oh, ngayon, nilawakan yung function na naman ng POEA. Binawasan na nga eh. Ha? Meron pang nilalaman yan, ha? Meron pang nilalaman yan. Ito ho yung ano ba yung Section 29 and 30? Ang sabi dito, Section 29, Comprehensive Deregulation Plan on Recruitment Activities pursuant to the progressive policy of deregulation whereby the migrant workers become strictly matters between the workers and his foreign employers. The DOL, within 1 year from the effectivity of this act, is hereby mandated to formulate a 5-year comprehensive deregulation plan on recruitment activities taking into accounts on labor market trends, economic conditions of the country and emerging circumstances which may be affect the welfare and migrant workers. What is Section 30? Huh? Gradual phase out of regulatory function. Yan ang sinasabi.
gradual phase out of regulatory functions, wherein a period of 5 years from the effectivities of this act, DOL shall phase out the regulatory functions of the POA pursuant to the objective of the deregulation. Naintindihan ba ninyo yan? Oh, ang Migrant Workers Act 1842 was crafted, ginawa way back 1995, meaning to say year 2000, 5 years sabi, 5 years from the ano sabi dito, di ba? Nasaan 'yan? This is hereby mandated to formulate a 5 years comprehensive deregulation plan. Pag ginawa tong batas 1995, year 2000, dapat nakapaglabas na ang DOLE at POA ng deregulation plan. Nagawa ba nila to? Hindi. Instead, kinwestiyon ko yan ng 2001 to 2005. Ha? Dinala ko yan sa korte. Hanggang ngayon, nandun pa sa korte na naamayandahan na to eh. Eh kaya mga ulul talaga to mga nasa Supreme Court. Naandun na yung kaso, hanggang ngayon hindi pa tapos, naamendahan na tong batas na ito. O, bago ako mag-rumintado at ma-high blood dito, maghanap buhay muna tayo. Pinalawak na sa Himpapawid. On TV, sa radio, sa TV, on radio. Yes, FYI, for your information, is now broadcasting over Sunshine Radio, DZAR 1026 kHz, every Saturday from 9 to 10 o'clock in the morning. So you can also listen to Mr. FYI, Mr. Willie D. Espiritu, on 50,000 kilowatts, every Saturday morning from 9 to 10 a.m. with the same flair for delivery. Fresh and novel news and information, analyzing issues and events. And watch FYI on TV every Monday from 7 to 8 p.m. with replays on Tuesdays from 7 to 8 a.m. Telecast at GNN, the Global News Network, and CAT TV Channel 12, and live stream in major Asian cities at www.justintv.com/GNN channel. Gusto mo bang matuto para magkatrabaho? Sa GIS Institute, siguradong matututo ka na makapagtatrabaho ka pa. Sa GIS Institute, may ready for work training. Dito, ang mag-aaral ay tinuturuan ng tama at sapat na kasanayan o employable skill. Tapos ay tinutulungang magkatrabaho. GIS Institute, nasa San Marcelino, Zambales. Mahuhusay ang mga instructor. Maayos at malilinis ang silid-aralan. Kompleto pa at moderno ang mga gamit sa pag-aaral. GIS Institute. Learning at training mo, sigurado. Kinabukasan mo, aprobado. Higit na pinalakas, higit na pinalawa, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DZAR, ang alternatibong radyo. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Muli nating balikan si Willie Espiritu sa programang For Your Information. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang pagbati pong muli sa inyong lahat. Ako po ang inyong kaibigan, Willie Espiritu, na kanina ay high blood na high blood. Alam mo ninyo, kasi I want to respect the Department of Labor, the POA, pero ito nakikita natin mali. Ganun pa man, Dahil Department of Labor yan at POA sila, kayang-kaya po nilang kakuntsabahin ang Kongreso at Senado para amendahan yung Republic Act 1842 Section 23 na ginawang Republic Act 10022. Diyos Mariosep, ano ba nilalaman yung Section 23? Dito sa Republic Act 10022, may mga palabok dito, ano ho. Ang masakit ho dito, inamendahan yung B1. Hindi ko nababasahin yung anong laman ng B1. Ngayon, pagkapasok ho ng B1, dinuktong na ho dito. It shall be responsible for the implementation in partnership with other
law enforcement agencies of an intensified program against illegal recruitment activities. O naandun po ba yun sa Migrant Workers Act sa trabaho ng POA? Wala. Ano? O tapos, for this purpose, the POA shall provide comprehensive pre-employment orientation seminar, POS, that will discuss two topics such as preventive and prevention of illegal recruitment. Eh, trabaho na ho ng private sector to eh. Thirdly, administration shall not engage in the recruitment and placement of worker to government. O meron pang in deep recruitment and placement of work. Naku, Diyos Mariose po. May magic na ho. Ha? May magic na dito sa section na sections na ito. Ang tanatanong ko ngayon, dyan sa mga inamendahan, paano pong nagkaroon ng batas doon sa section 10022, ha, na yung POA magkaroon ng power na anong tawag mo dito, bigyan ng mga kasalanan itong mga licensed recruitment agencies. Sila na nga yung phase out eh. E tapos maglalabas ka ng press release, a timely reminder to the Elite 52 and other agencies deploying household service workers to Hong Kong. Hindi ba? Ang pine-phase out dito, imbis na yung POEA, ang pine-phase out na ho dito, yung recruitment agencies. Ayan ang sinasabi ko dyan sa mga recruitment agencies. Tignan ninyo yung section 29 and 30. Ang pine-phase out, POEA. Hoy, andito na. Mga kaibigan, dumarating at pumapasok na po ang artista ng bayan, ang mahal ng OFW, ang tagapagtanggol ng ating mga overseas Filipino workers. Ang akin pong hinihintay, Diyos Mariosep, kayo talaga, MMDA. Ngayon lang nakaabot. May natira pang 35 minutos. Kailangan maging solid ang aming talastasan. Nakaready na ba, Paul? Okay. Panauhin natin ang ating ambassador, ang ating congressman ng Overseas Filipino Workers, Ambassador Roy Senyeres. Maganda pagbati sa iyo, partner. Good morning, Willie. Good morning sa lahat ng inyong mga fans all over the world, not only all over the country. Maraming salamat sa pag-anyaya niyo sa akin dito. Mm-hmm. At I'm very sorry that I'm late. Whatever I am accountable for, charge it to MMDA. Pero naniniwala ko, Ambassador, Congressman, habang binabaybay mo ang EDSA, napapakinggan mo yung aking tinatalakay. Yes. Ngayon, tinitignan ko kasi yung amendment ng Migrant Workers Act 8042 na naging Migrant Workers Act 1022 na ngayon. Ngayon ang nilalaman doon sa section 23 na inamendahan, ang sinasabi doon yung section 29 comprehensive deregulation plan on recruitment activities, no? Tapos doon sa section 30, gradual phase out of regulatory functions within 5 years. Hindi pa nasusubukan yung batas na amenda nila to eh, na hocus pocus. Yan yung pinag-aawayan namin ni Senador Drilon dahil ang kakampi ko noon si Senator Angara. Kami, hindi nila na-amendahan. Kaya lang, nung sumunod na eleksyon, gusto mo ma-phase out ang POA? Hindi naman. Ayaw ni Drilon. Oo. Kasi ang ganito, partner, pine-phase out ka, gradual, binigyan ka naman ng function eh. Dapat pumasok nala sa pag-promote, pag-aayos ng pagbibigay ng lisensya. Nung inamenda mo, gusto mo, over police power ka, pwede ka sa mahangahulihan. Ngayon, naglabas sila ng mga stiff penalties. Doon sa stiff penalties, partner, sumikip ang mundo ng mga nag-job providers.
misrepresentation, violation of employment contract, violation of contractual obligation to employees, excessive collection of processing fees, documentation expenses, pwede kang makulong ng 20 years and mag-fine ka ng 2 million. Yon. Yon ang mabigat doon. Tapos, merong, ito yung punto na gusto kong liwanagin sa iyo. Merong ginagawa ang POA na pag nagreklamo ang isang OFW, bago i-hearing, isususpend muna yung negosyo mo. Suspend doon na agad yung agency mo. Ito ba'y legal? Ay legal yan dahil nasa rules ng POA. Pero ako, ang tanong, constitutional ba yan? Ay, mukhang hindi. Unconstitutional. legal yan dahil it is based on a circular or a law issued or promulgated by the POA. But whether or not it is constitutional, that is another question, because yung due process kahit nasa labor code, bago mo tanggalin yung isang manggagawa, bago mo terminate sa trabaho, kailangan may due process muna, may investigation muna, pa-explain muna kung bakit tututol siya, kung siya ay tatanggalin. Ganon din dapat sa POAA. Bago mo i-suspend yan, itatanungin mo muna. At kasama, as a matter of fact, yan, Willie, sa itanong mo bago mo i-suspend o yung isang agency, dapat may nakatanong paroon na ilan ba ang pending ninyong deployment? Ilan ba ang principal ninyo ngayon? Kasi ayaw din naman namin kayong basta lang ma-prejudice yung inyong operations dahil lang sa complaint ng isa. So marami dapat itatanong bago mo. Ngayon, Congressman, kaya ko sinasabing na this policy is very abusive. Sabi ko nga, pwede din yan maging whimsical Kasi, imaginein mo, may complaint, mahal natin ang OFW, pero dapat mahalin din natin yung job providers, hindi ba, partner? Correct ka dyan. I agree with you. Kasi ang overseas, pag pinag-uusapan ng overseas employment, hindi lamang OFWs ang pinag-uusapan dyan dahil tripartite. Ang composition ng overseas employment, nandyan yung job providers, nandyan yung government. If we consider the OFWs as the new heroes of the republic because of the dollar remittances that they are sending to the country, money is supposed to be the lifeblood of the economy. Therefore, ang lifeblood transfusion na binibigay ng mga OFW sa ekonomiya ng ating bansa ay napakalaki, to the tune of $22 billion a year. Pero paano naman sila nakarating dyan sa kanilang job sites kung hindi dahil sa hirap din naman ng mga job providers? Bakit hirap makipag-usap sa mga principals Hindi mahirap manikluhod dyan na, oy, bigyan nyo naman ng job opportunities o jobs ang aming mga kababayan dahil sa Pilipinas ngayon, 12 million na ang jobless. Kaya mo nasasabi 20 yan. 20 million underemployed. So therefore, if we consider the OFWs as the new heroes of the republic, well, in the same manner, in the same reason that we have to consider the job providers as new heroes of the republic, and nobody is perfect. Pag nagkakamali dyan, kailangan lang maparusahan. But yes, we have to observe the constitution about due process. Kaya, and at the same time, kaya nasasabi mo yan, Congressman Senyeres, dahil ikaw ay naging labor attaché, naging ambassador ka, naging labor arbiter ka, naintindihan mo yung both parties. So, you have the right now to represent the OFWs or even the licensed recruitment agencies in Congress. Thank you very much. Ang representation ko sa Congress, hindi lamang OFWs, kundi yung mga job providers, because all of them must be considered as heroes of the republic, because without the job providers paving the way for the OFWs, di wala tayong overseas employment phenomenon. Okay. Mga kaibigan, ano bang effect kung sinuspindi mo muna yung licensed recruitment agencies bago mo sila pinakinggan? Meron bang pagbaksak ng negosyo at tinapakan mo rin ba ang karapatan ng mga OFW? Yan po ang babalikan namin ni Congressman Roy Senyeres sa pagbabalik ng FYI for your information. Ito ang DZAR. Sunshine Radio, Jess 26, sa pihitan ng inyong mga radyo, kapartner mo sa balita at serbisyo.
Gusto mo bang matuto para magkatrabaho? Sa GIS Institute, siguradong-siguradong matututo ka na makapagtatrabaho ka pa. Sa GIS Institute, may ready for work training. Dito, ang mag-aaral ay tinuturuan ng tama at sapat na kasanayan o employable skill. Tapos ay tinutulungang magkatrabaho. GIS Institute, nasa San Marcelino, Zambales. Mahuhusay ang mga instructor. Maayos at malilinis ang silid-aralan. Kompleto pa at moderno ang mga gamit sa pag-aaral. GIS Institute, learning at training mo, sigurado. Kinabukasan mo, aprobado. Muli nating balikan si Willie Espiritu sa programang For Your Information. Bueno, nagbabalik po kami ni Congressman Ambassador Roy Senieres, ang OFW party list sa Kongreso. Magandang pagbati muli sa iyo, Congressman. Magandang umaga muli. At magandang gabi sa... Okay ka, Willie. At magandang gabi, magandang hapon, as the case may be, sa ibang bansa na iba ang time zone. Yeah. Partner, ganito, no? Mostly, ang mga complaints ng ating mga overseas workers, money claim, yung sobrang paniningil sa recruitment, at yung pagkukulang ng ating mga employers. Ngayon, meron tayong tinatawag na escrow deposit. Ang bawat license agencies may escrow deposit na 2 million yan. Yung ating mga employers, meron ding escrow... performance bond. Oo. Ngayon, meron pa ditong pinasok na compulsory insurance. Yes. Oo. Meron pa tayo ditong OWA contribution. Yes. So, meaning to say, may right talaga at protected ang ating mga OFWs. Yes. So, pagka nagdemanda sila o nagreklamo sila sa POEA, pagka pang-aabuso, POEA yan. Pagka money claim, should be NLRC yan. Yes. Yan yung section 14. Kita mo naman, ha? Kabisado kayong mga section. Oo nga, attorney. Kailan ka kumuha ng just bar? Kailan ka kumuha ng bar? Ngayon, ito, talaga, nasasamid ako sa iyo. Ang pagkaalam ko, yung bar na pinupunta mo sa Japan. Oh, Wilson Music Lounge yung pinupuntahan ko, partner. Eh. Ngayon, ganito, nasasaktan yung mga job providers dahil hindi sila binigyan ng pagkakataon na pakinggan muna. No? Kasi, ano ba ang ibig sabihin ng conciliation? Yung conciliation... Una sa lahat, ipaliwanag lang natin kung ano ibig sabihin ng due process na constitutional mandate. Mm-mm. Sa due process, yung governing authority, maging judicial man yan o quasi-judicial o executive, na merong power to deprive someone of his license or his property or whatever, eh bago gawin yan ng governmental authority, ay dapat bigyan muna ng due process. Mm-hmm. What is the meaning of due process? Give the person involved the opportunity to be heard. Ayun. Opportunity. In other words, na-notify mo siya. Mm. Oy, job provider. Nagkasala. May complaint dito. Ano masasabi mo rito? Kung halimbawa, binigyan siya ng ganyang klaseng opportunity, notwithstanding, in-ignore niya, hindi niya sinagot, pwede nang suspendihin. Ayun. Wala na, hindi na makapagreklamo ng hindi mo kami binigyan yung due process, hindi. Pagka, we already gave you the opportunity to be heard and you did not avail of the opportunity, therefore, wala na kaming pagkukulang kung tigpasin ka namin dahil nabigyan ka na ng due process. Eh ngayon, halimbawa, nagreklamo si Juana para dito sa job providers, hindi mo pa naririnig, suspendido ka muna. Hindi, kung ganon, unconstitutional yan. Oh. Questionable ngayon ang magiging decision mo dyan. Baka magiging voidable ang decision mo if not void from the very beginning. Ayun. So, kaya hindi ako mali na may abuse na nangyayari on the part of doon sa mga nilalabas na department orders. But what I am wondering is, considering the clarity of the violation of the due process clause in the Constitution, bakit hindi umiimik ang mga representante ng job providers sector dyan sa governing board?
dapat pinag-uusapan ulit sa governing board ito at nire-review. Alam mo kung ano sagot? Alam mo kung ano sagot? Rubber stamp. Rubber stamp lang yan, congressman. Ay, hindi dapat ganun. Kasi kaya nga tripartite yan. So, para pag nasasaktan ang industry ng job providers, ay pipiyak dyan sa board na yan. So, if that is illegal unconstitutional. And unconstitutional, the license agency concerned can bring that matters to the Supreme Court or to Court of Appeal. Yes. To question. Yes, DRO dahil gross violation of the Constitution. Ayun. Kaya sinasabi ko sa inyo, congressman pa lang to, pagka naging senador o naging secretary of labor to, naku, Diyos Mariosa, hindi pwede katarantaduhin ninyo, mga kaibigan. Ngayon, congressman, bago tayo maubusan, ano, meron na lang tayo 10 minutos, ano? Ang gusto kong pwede ba ako humiling sa iyo? Oh, pwede. In aid of legislation. Pwede ka ba magtawag ng investigasyon sa Kongreso to investigate this matter, kasi 2 points ang gusto kong pag-usapan sa Kongreso Yung OPS o Order of Preventive Suspension, sinuspindi muna bago hiniring No? And at the same time, yung double duperdi nitong mga insurance. No, may escrow na. Balita ko, maraming ang umaalingaw-ngaw nga na hindi magandang amoy dito sa insurance na ito. Ang mga nagbe-benefit nito, hindi naman generally ang OFW, kundi yung mga insurance companies na nakipag-conniban sa mga some recruitment agencies. Oh, ngayon, Congressman, or Senyeres, may texter tayo si Mr. Joel Lantagig. Yung RA 10022, wala pang implementing rules, midnight legislation lang daw yan. Kaya it really needs in aid of legislation, magkaroon ng investigation. Pwede ba yan? Pwede, kasi alam mo, mayroon namang principle in law, statutory construction ang tawag natin dito, na no law is irrepealable. In other words, walang law na constant. Every now and then, to address the times, dapat na amend ang batasa. Ngayon, may clamor, napakatindi ang clamor dito sa job providers sector at nadidinig din natin yan na nakakapinsala din sa OFW sector. Dapat gawa natin ang paraan yan. Gusto ko magbigay ng justification doon sa binanggit mong yan kung bakit kailangan magkaroon ng investigation. Kasi, ang complaint nag-emanate sa Taiwan deployment. Sinuspindi ka bago ka hiniring, bago ka hiring after 2 to 3 months. Ngayon, yung deployment ng Hong Kong, ng Saudi Arabia, ng Malaysia, ng Japan, cannot be processed because your license is suspended. Ang nagkaroon ng problema yung deployment lang ng Taiwan. That is the effect of this suspension. Ramification ito. Widely pervasive, hindi lamang yung license ang pinag-uusapan dito, kundi yung mga commitments ng isang license na sinuspend on account of an alleged complaint. And yung isa pang masakit if dito. If it turns out later on na wala palang basis yung complaint, so resume ang license. Paano yung na-damage na, yung tumalikod na ng mga principal, yung mga naapektuhan na ready for deployment, na gumastos dito ng malaki, kaya kailangan magiging rational tayo dito sa pag-implement natin ito. Well, appreciate, Hans Kaplak is a straight fellow, he's not corrupt. I can tell anybody, alam mo, masakit dito, straight to their eye, that this man is not corrupt. However, kailangan na magiging rational. Neutral. Kasi industry itong inaatupag dito . Alam mo, Congressman, ang gusto kong maliwanagan ng ating mga makikinig at nanonood, yung nag-complain na 5, or let's say sabihin natin 50 doon sa Taiwan deployment, tapos sinuspindi mo, may deployment ka ng 50 doon sa Saudi, sa Hong Kong, mga 1,000 naman yon, hindi rin makaalis.
ano yung ano hong damage doon sa mga OFW na hindi makaalis dahil nasuspindi lang sa isa o tatlong limang complainant. Ay, malaking damage yan. At pati yung principal, halimbawa, malaki pa yung principal mo, credible all over the world. Baka mamaya umatras sa Pilipinas yan, punta sa ibang bansa tulad ng India, Bangladesh, matindi ang magiging ramification ng aksyon na yan. Okay, ano bang punto de vista ni Congressman Senieres at ni Willie Espiritu sa pagbabalik po yan ng FYI? Pinalawak na sa himpapawid. On TV, sa radio, sa TV, on radio. Yes, FYI, for your information, is now broadcasting over Sunshine Radio, DZAR 1026 kHz, every Saturday from 9 to 10 o'clock in the morning. So you can also listen to Mr. FYI, Mr. Willie D. Espiritu, on 50,000 kilowatts, every Saturday morning from 9 to 10 a.m. with the same flair for delivery. Delivering fresh and novel news and information, analyzing issues and events. And watch FYI on TV every Monday from 7 to 8 p.m. with replays on Tuesdays from 7 to 8 a.m. Telecast at GNN, the Global News Network, and CAT TV Channel 12, and live stream in major Asian cities at www.justintv.com/GNN channel. Okay, nagbabalik po kami ni Congressman Roy Senieres, ang representative ng ating OFW. At Congressman, dito sa last part natin, ano, after having the, siguro bago magkaroon ng Congress investigation, magkakaroon ka dyan ng privilege speech. Oo, no? Para magkaroon lahat ng basis, ano? Oh, yes. Tapos yung mga complaints namin ng mga nagko-complain sa akin, bibigay sa'yo. Gagawin ko ito pagkatapos ng recess. Oo. Sa November 18, mag-resume. Okay. Then, lastly, hindi naman tayo galit lahat ng diso sa Dole, POA. Yung proper lang, ano, Congressman. Ngayon, yung sinasabi nila, gusto ng mga overseas Filipino workers, ng ating mga employers, yung foreign employers, and itong mga licensed recruitment agencies, ikaw daw mag-lead ng isang tripartite convention or isang malakihan ng meeting para maibalik yung harmonious relation. Kasi nakita mo, parang gesta po eh. Parang ang tingin nila ngayon dito sa Dole tsaka sa POA, ano, karsel. Parang police ano, headquarters na tinutugis yung mga lisensyado. Gestapo. Oh, gestapo. Ngayon, ang gusto nila, dahil malaki respeto sa iyo, Congressman. Salamat po. Eh, pwede ka ba daw mag-lead doon sa tripartite? Hindi naman siguro mag-lead talaga kasi marami pang mga kapitapitagang leader sa job sa overseas employment industry. But I can assure you na I will be one of those who will back you up in this envisioned planned malawakan na conference among the tripartite players in the overseas employment industry, namely government, OFW sector, and the job provider sector. Yan. Alam mo, Kong, sayang at kulang tayong oras. Sana magkaroon ka pa ng pagkakataon na makasama akong muli at mapag-usapan ito. Dahil alam mo, malaki ang expectation ng ating mga job providers and OFWs sa iyong katayuan. Dahil nakita nila kung paano ka nanindigan kay John Aquino at kay Sara Balabagan. Alam mo, I would like to take this opportunity, Willie, to thank the industry. And again, when I say industry, government, OFW sector, and the job provider sector for the tremendous help that they gave me during the last elections for party list. Kaya dumami ang ating boto, hindi lamang sa boto ng mga kamag-anak ko, kundi dahil sa boto ng mga katulad ninyo sa job providers industry, mga OFW association, at saka government. Tulad ng OWA, tumulong sa akin ng OWA. Thank you so much, Congressman. Kung sino sa kanila dahil ma-electioneering sila. Okay. Thank you so much, Congressman. At humingi ako ng paumanhin sa proteksyon ng Marino kay kasamang Chris Maambong. Naka-umit ako ng isang 5 minutos. Pasensya at magsisigbing muli ang FYI kasama ninyo lagi para sa kinabukasan ng sambayan ng Pilipino. Patnubayan po tayo ng Pong May Kapal. At sandali, Congressman, patnubutan mo Walter Bread.
para wow. lalo kang gumwapo. Wow. Thank you so much. Thank you so much. May pasalubong na naman ako sa apo ko. Thank you so much. Maraming salamat po. Patnubayan po tayo. Ano pong may kapal? Pinalawak na sa Himpapawid. On TV. Sa radio. Sa TV. On radio. Yes, FYI. For your information, is now broadcasting over Sunshine Radio DZAR 1026 kHz every Saturday from 9 to 10 o'clock in the morning. So you can also listen to Mr. FYI, Mr. Willie D. Espiritu on 50,000 kilowatts every Saturday morning from 9 to 10 a.m. with the same flair for delivering fresh and novel news and information, analyzing issues and events. And watch FYI on TV every Monday from 7 to 8 p.m. with replays on Tuesdays from 7 to 8 a.m. Telecast at GNN, the Global News Network, and CAT TV Channel 12, and live stream in major Asian cities at www.justintv.com/GNN channel. Inyong napakinggan ang isang oras na programang For Your Information. Pakinggan muli sa susunod na Sabado ang walang kinikilingan, walang kinakampihan, bawang tunay at mahalagang impormasyon. Si Mr. For Your Information, Willie Espiritu. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Brilliant Sea Shipping Corporation. May tatlong dekada nang nagsiservisyo sa industriya ng maritima. Isa sa mga naunang mining company at nananatiling matatag, nakapagbibigay ng magandang kinabukasan sa mga pamilya ng marino. Sa pamumuno ni Chief Engineer Chris Maambong, patuloy na nangangailangan ang mga competent na officers and crew all levels sa barko na bulk, container, general cargo at heavy lift. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa 1104 Pearl of the Orient Tower, 1240 Ross Boulevard Corner, Padre Pauro Street, Ermita, Manila, sa harap ng U.S. Embassy. Maaaring tumawag sa mga telepono 523-8898, 302-2843, 522-8313, o sa mobile number 0917-57.